Andito si Nicole Verhel de Dios and Ferdinand Verhel de Dios. Okay. Hingi sila ng tulong na makausap ang kanyang nanay para mabuo ulit ang kanilang pamilya. Hindi na minor ito, ano? Anak niyo? 19 na po siya. 19 na. Okay na, of age na. Sige po. Anong ibig sabihin? Gusto niyo na po mabuo muli ang inyong pamilya? Anong nangyari? Kasi po may konti po silang tampuhan ng daddy ko. Tapos umalis po si mama. Hindi man lang po nagpaalam sa amin. Bakit po umalis? Nagkaroon kami ng konti tampuhan nung hapon ng Sabado. Last nanay. October 7 pa. Minsan nasisigawan ko. Namumura ko pag nabibigla ako. Kasi nagtampo ho sa inyo dahil nag-away kayo. Oo, kasi minsan meron sa kachat, pag ako titignan ko yung cellphone, itatakbo niya, tapos biglang bubukurin. Ayaw niya sa akin aminin kung ano yung mga kachat. Ayaw niyang ipakita yung kachat niya. Oo, ayaw niyang ipakita. Ay, mali yun. Pero mali din, sir, kung halimbawa yung kanyang cellphone nakalagay niya sa tabi, kinuha mo at kinalikot mo, mali din yun. Ay, hindi siya hawak ako. Kasi kailan may privacy siya. Hawak ako yung cellphone, sabi ko ano yan, patingin naman. Hindi, wala ito, wala ito, sabi niya ganoon. Yung naagaw ko, tapos yung nabasa ko hindi maganda, tungkol sa akin. Anong ibig sabihin po na hindi maganda? Ang kasat niya yung kapatid niya. Sabi niya, ay si ganon, yung pangalan na ganon. Mas mabait yung kaysa sa asawa ko, sa akin nga daw. Sino yung mas mabait? Yung pinag-uusapan nila magkapatid sa chat, sa messenger. Kano-ano niya yung lalaki yun? Parang yung supervisor, sir, taga-kailapawa yan, sir. Siguro sabi niya, mas mabait daw yun kaysa sa'yo. Mm. Ay, Roy. Masakit nga yun. Ipagkukumpara. Hmm. Oo. Yung naman nasaktan, nag-away kami nung nagtampo. Tapos, baka naman sa sinaktan mo? Hindi ko sinaktan, sir. Nung araw, nasaktan ko siya, oh, binaamig ko niya, sir. Nung araw. Pero nagbago na ako, sir, matagal na. Hindi nga alam ng mga tao sa bahay na nag-away kami kasi wala aming sigaw, walang galabugan. Nung maaga ko yung cellphone sa kanya, nagalit ako. Ginawa ko. Inaris ko lahat, baka preset. Miss Esther Dimaano, magandang hapon po, Ma'am Esther. Hello, sir. Magandang hapon po. Andito po si Nicole at saka si Ferdinand. Apo. Eh malungkot sila dahil iniwan daw sila ng kapatid nyo. Humihingi sila ng tulong na sana magawa namin ng paraan na magkabalikan na po. Mabuo na po yung pamilya nila. Meron ho ba kayong alam kung nasaan po si Marilu ngayon? Nako, wala talaga akong alam. Unang-una, hindi pumunta sa akin. Nung umalis sa kanila, wala akong alam. Hanggang nung sinabi na lang ng isang kapatid ko sa Jensa na lumayas pala. Hindi ho dumaan, hindi po kumontak sa inyo? Hindi po. Kaya hindi siya pumunta sa akin kasi pag sa akin kasi masundan siya. Ilang beses na din yung nung lumayas pumunta sa akin. Pero ganun pa rin, kinukuha ni Boy. Ano pong nasasabi niya sa inyo tuwing siya po'y lumalayas at pupunta sinasaktan sa inyo? Sinasaktan siya kasi. Sinasaktan po siya. Ilang beses magkapitbahay kami dati noon. Kitang-kita ko yung mga pasa ng kapatid ko. Oh. Sa mukha, sa binti, sa braso. Naamig po, sir, nung po yan. Noon ako, nung sinundo ako ni Dende, nung kapat yung anak niya, nang hating gabi kasi nag-aaway yung mama at papa niya, inaabutan ko pa doon. May hawak na stick si Boy, papaluin at pinapalayas yung kapatid ko. Oh, kaya kuha ko yung kapatid ko ng oras na yun. Sinama ko sa amin. Pagkatapos kinabukasan, sinundo ulit. Alam ko naman yan, Boy, eh. Bakit? O, inaamig ko naman yun. Kasi kumaling ka pa. Sasabihin mo pa, mamatay na lahat ng kapatid, pati nanay namin. At ayaw mo ka, mga kamag-anak namin na pupunta at bibisita sa kapatid ko. Ay, wala ko sinasabing ganun. Wala kang sinasabing ganun. Siya lang nagsasabi nun. Ganun yun ang nangyari. Ganun talaga. Siya lang nagsasabi nun. Kita ko kaya yung mga pasa ng kapatid ko. O, inaamig ko naman yun. Kapit-bahay pa tayo. Para maging fair naman tayo, ano po yung pinag-uugatan ng kanilang away? Bakit po siya sinasaktan ni Sir Ferdinand? Ay, hindi ko alam kung anong pinag-aawayan nila. Magbibigay ako ng possible na dahilan kung paniniwalaan po mga sinasabi ni Ferdinand. Hindi kaya dahil ito pong si Marilu, kapatid nyo, nahuhuli po ni Sir Ferdinand na naging unfaithful at ang worst is kinukumpara siya sa ibang lalaki. Paano naman man lalaki yun, sir, ni hindi na nga halos lumalabas ng bahay nila? Magkapit bahay kami, halos nga hindi kami magkikita kung hindi ko siya puntahan dun sa bahay nila. Hindi natin alam pag wala siya, pag maalis, mamalingki. So sir, wala kang ebidensya pala yung sa inyo, akahaka mo lang. Kasi sir, nung unang pa kami ayaw, kaya nasaktan ko siya, sir. Hindi, pero sir, wala ka talang ebidensya. Yung sa chat pa lang, sir, chat. Ano yung nakita mo sa chat? Yung mga kasat niya. Sino kapatid na sabi mo nagkukumparahan? Ito si Esther, iba. Hindi, isang kapatid niya nasa Jensen, sir. Kasi doon ko nahuli yung text, doon ko nahuli mga lagi ang kachat eh. Minsan, sir, uuwi ako lang kasi grab driver sa course, sir eh. Pero sir, sabihin na natin totoong sinasabi mo. Ano't ano pa man ang kasalanan ni Marilu, hindi po ma-justify yung papaluin mo ng stick at bugbugin mo ang asawa mo. Tama ba ako, Nicole? Opo. Walang karapatan ang sino mang lalaki na manakit sa kanyang asawa, sa kanyang girlfriend, sa kanyang kinakasama. Apo, wala. Zero. Kahit ano pang klaseng dahilan. Kung ayaw mo sa kanya dahil tingin mo unfaithful siya,
tinlayasan mo. Magpanal ka, pa-separate kayo. Huwag mong saktan. Hindi po sir, minsan sir, nabibigla ako kasi sir, may high blood ako sir. Sir, sir, maraming tao may mang high blood. Yan kasing mahirap sa inyo eh. Kung hindi may high blood, may diabetes kasi ako, meron kasi ako migraine. Come on guys. Come on, that's I don't buy that. Opo, ginagamit nyo lang yung dahilan para ma-justify yung pananakit para kaawaan kayo. Opo, sir. Magkakaroon kayo ng reason para mambugbog. Hindi, sir eh. Opo, sir. Ngayon, humihingi naman po sa kanya ng sorry. Kung tutusin, tama lang nalayasan ka talaga, sir. Sorry, Nicole, ha, that you have to hear this. Anyway, of age ka na. It's not good na bubugbugin mo nanay niya. Nung po, sir, mga previous niya, matagal po yun, sir. Eh, sir, paulit-ulit mo raw ginagawa. Kaya siguro nagsawa na itong si Marilo. Yeah. Eh, sino ba naman babae will put up with that na maya-maya bugbugin mo, paluin mo pa ng stick. Pag aso, paluin mo, kagating ka. Tao, papaluin mo ng stick. Kaya nga po, pinagsisihan ko lahat, sir. Okay. Yan ang gusto ko marinig. Pinagsisihan mo na. Sabihin mo ngayon kay Esther para iparating ko sa kaling kumontak. Sige, usapin mo si Esther. Esther, di ba sinabi ko ba sa'yo kahit tumudo ko sa harapan yung gagawin ko? Wala na tayong dapat pag-usapan pa dyan. Di ba sinabi na sa'yo ni Malo na ayaw na nga niya sa'yo, hindi ka na nga niya mahal? Ito na nga. Tapos na ang usapan doon. Sinabi niya na sa'yo eh. Ilang beses niya sinabi sa'yo? Huwag ka magalit. Siyang magtiis sa'yo. Kahit yung mga bata lang, kasi magpapas ko, maawa ka naman. Walang problema yung mga bata, kinakausap niya yan. Hindi lang nila sinasabi sa'yo kasi hindi, makulit ka. Hindi sila kakausap. May agent si Nicole, talong mo sa kanya. Sandra, Nicole, nakakausap mo mami mo? Dalawang beses po. Pero continuous yung pakikipag-usap sa'yo ng mother mo? Hindi po siya continuous eh. Kasi po, nung unang tawag niya po, October 13 po. Tapos yung pangalawang tawag niya po, November 7. Pero paano to, Nicole? Yung mother mo ay sinasaktan palagi ni father mo. Nakikita ko yung sincerity mo na sila magkabalikan dahil gusto mabuo yung family mo. Pero paano naman tong problema ni nanay na itong si tatay na nakit? Anong tingin mo ang solusyon para itong si mama mo ay babalik? At anong guarantee na para kung bumalik masakali si nanay, itong si tatay ay hindi naman nanakit? Pag sinaktan po ulit siya ni daddy, haalis na po kami ng bahay. Sasama na lang po kami. Dalawa na kayo? Opo. Sounds fair enough. Magpapakulong din po ako pag nagdawa ko ulit yun. Ma'am Esther, sir. Ito po yung bata. Sabi niya, sa oras na sinaktan para umuli nitong si Ferdinand, itong si Ma'am Marilo, sasama na siya sa nanay niya at dalawa na silang lalayas. Si Marilo lang talaga makapag-desisyon yan. Opo, naiintindihan ko po yan. Pero ma'am, ito po'y panawagan lamang ni Nicole. Hindi po ito kay Ferdinand. Si Nicole po ang nagsasalita this time. Nicole, kausapin mo yung auntie mo. Tita, sabihin mo naman kay mama na umuwi na. If ever natatawag siya sa'yo, o kaya kay tita Gigi. Nicole, alam mo naman siguro na ilang beses kong sinabi na yan sa mama mo. Isa lang talaga ang sagot niya. Hinding-hinding-hindi na daw talaga siya babalik dyan sa daddy mo. Kayong mga anak niya, oo, mahal kayo niya. Antayin niyo na lang. Nag-iipon pa ng pera yun. Kukunin kayo kung gusto nyo. Kahit ano pang mangyari, hindi naman daw sila kasal eh. Sabihin nyo na yung harapan. 50 years na siyang nagtiis. Ngayon, tahimik na daw ang utak niya. Wala nang nagmumura sa kanya. Wala nang magsasabi sa kanya. Mamatay ng lahat pamilya. Mamatay ng mama niya. Ni ayaw nga niyang kausapin ang daddy mo. Ilang beses namin pinakausapan siyang kausapin mo na si Boy kasi kami din naguguluhan, sumasakit ang ulo ko sa inyo. Masensya ka na. Di naman kami kasali sa sana dyan eh. Masensya ka na. Nung nagsama ba kayo, may narinig kayo sa amin? Masensya ka na, Esther. Nadamay kayo. Boy, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, okay lang sa akin, pinapatawad na kita. Masensya na kayo. Pero yung kagustuhan mong magsama kayo ni Malo, hindi na talaga daw mangyayari yun. Hindi kasi naawa ko sa mga bata, malungkot mga bata. Ang mga bata, oo, kausapin niya ng mama nila yan. Magpapasipan naman. Anak niya yan, alam kong mahal na mahal nila yan. Kung mahal, ba't ganun, hindi nila kausap, minsan lang niya kausapin. Hindi nila sinasabi sa'yo yung kinakausap nila kasi ang makulit ka eh. Kahit kalung sa anak ko kayo, Nicole. Kasi hayaan mo muna si Malo, makapag-isip. Gusto lang paano siya makapag-isip? Lagi mo siyang ginugulo. Gumagawa lang kasi ko ng paraan para... Pero sinasabi mo na mahilig kami sa lahat ng kamag-anak ni Manon. Gumagawa lang... Mahilig sa tite? Gumagawa lang ko ng paraan para magkita sila mo. Sir, bukod sa physical abuse, emotional and mental abuse pang inaabot pala ni Ma'am Marilo? Sir, nagawa ko lang yung... Sandali lang sir, pakisagot. Sir. Kasi yung salita mo, nasabi na po ni Ma'am Esther na yung malaswa. Sa text lang yung sir? It doesn't matter. Sinabi mo na mahilig sila sa ari? Hindi ko sinabi ganun. Sabi ko mga lalaki ganun, hindi ko sinabi ari. Wala akong sinabi ng ari. Nasabi ko si sir, kasi emotional sir, ako. Sir, matindi pala itong kasalanan mo. Nicole, I'm sorry you have to hear all this. Ano? Matindi itong tatay mo. Buti nga, hindi nabuang itong si Marilo. Kung ibang babae ito, baka bumigay na, nabuang na. Sir, sobra itong ginawa mo, sir. Gumagawa lang para makita-kita, makita mga anak ko, tsaka kung gusto mabalikan. Naintindihan ko yun, sir, kagustuhan mo at sinama pa nga dito ang anak mo. Kaya lang, sir, siguro tama rin sinasabi ni Esther na give it some time. Nicole, kung ako sa'yo, kausapin muna siguro, ikaw lang at saka mother mo muna. Magbanding-banding muna siguro kayong dalawa. And then, malay mo,
through you, lahat naman ng sugat naghihilom, eh baka makumbinsin mo. For now, wag na muna siguro. Ma'am Esther, pwede ba si Nicole na lang at saka yung nanay niya magkita? Yun na nga ang sinasabi ko. Antay-antay lang, sir, kasi wala talagang pera yun. Kasi umalis dyan, yung kapatid kong isa yata ang nagbigay ng pamasahe noon. Okay. Kaya ngayon, naghahanap nag-ano ng trabaho kasi yung passport niya at lahat ng papilis na pinunit ni Boy. Ba't mo pinunit, sir? Hindi, sir, gagawin kami na punit. Si sir talaga. So, ma'am Esther, ganito pong gawin natin. Ito, alaal sa bata na lang. Pwede ba, ma'am, kami na lang po mag-sponsor? Ito pong si Nicole, hindi kasama po si Ferdinand. Eh, magkita na po sila nanay niya, mag-banding siya. O, isama na lang yung anak nilang dalawa, sir. Tatlo yung anak nila eh. Sige po, sila tatlo magkapatid, sponsor po namin, hindi kasama to si Ferdinand. Mas mabuti yun, sir. Huwag nang isama yan si Ferdinand kasi hindi talaga magpapakita yung kapatid ko hanggat nandyan siya. Nicole, okay ba sa'yo yun? Mag-banding kayo ng ilang araw, usap-usap kayo, malay mo, kung ano mapag-usapan nyo, mapaganda, there's that possibility na makumbinsin mo or there's that possibility na no way. At least, ikaw at saka mga kapatid mo, magkaroon ng chance na makapiling mami mo, okay? Sige, Ma'am Esther, sobra-sobra talagang thank you. Ako po'y humahanga sa inyo sa ginagawa nyo to para sa inyong mga pamangkin. Ano po? Opo, thank you, sir. Thank you din po. Alam mo, Day, nung una, naawa ko sa'yo. Pero ngayon, all I have for you is hatred. Really, sorry tayo, diretso ko sita. Okay. So minsan pinagbibintangan na nga akong bias. Yes, I'm biased towards sir. People na nanakit ng kanilang mga partners. Ngayon pa lang ang sinasabi ko sa iyo, mainit ang ulo ko, sir, dahil physical, mental, emotional abuse ang napapala palagi sa inyo nitong si Marilo for so many years. Kaya nga po siya nagsisisi ko eh. Nagsisisi ka? Okay, ang tunay na pagsisisi is seek professional help. Dahil kapag kumonsulta ka sa isang manggagamot, then yun yung time na talagang tinatanggap mo yung iyong problema. At yung problema yung gusto mo magamot, matanggal. At kapag natanggal na yon, parang mo na rin sinabi doon sa misis mo na ako'y nagsisisi, pinagamot ko ang sarili ko, and here I am. Whether accept me or not, at least nagbago ako because of what I've done to you. Forgive me. Ganun mo yon. Naintindi mo, sir? Pasensya na, sir, ha? Sakit mo. Durga. Okay. Hindi ho talaga justifiable. Yung sabihin mo na may nakita kang kachat, aminado po ako, sir, pagkakamali ko, sir. Aminado okay. Po. Salamat naman, sir. Aminado po ako, sir, pagkakamali ko lahat. Kaya nga po, sisisi ako. Gusto ko humingi tawad sa kanila lahat. Gagawin ko. Gusto magsisi, pakita. Yun na, sinabi ko. Seek professional help. Pag nagamot ka na, then doon, may kita ni Mrs. Ann, nagsisi na talaga ito. Kailangan ng pagbabago, tatay. Saka isa pa, sir. Ba't di mo kasi pinakasalan si Ma'am Marilo? Isa pa siguro yun dahilan kung bakit. Diba? Sir, may asawa po ako sa unang sirivali kami. Ah, okay. Okay na. I'm not gonna go any further. Sige, Nicole, punta ka dun sa kabilang booth para dalawang kapatid plus ikaw i-hook up namin kayo kay Marilo sa mama mo, okay? Good luck sa iyo, Nicole. Salamat sa pagpunta. Ingat ka palagi. God bless. Thank you po.